Yon, what's up sa inyo mga ka-Junjun? It's me, Juni, and welcome to my vlog. Hold up. So for today's vlog is about sa mga mahilig mag-fake booking. Ayan. Yung mga nagpe-fake booking dyan sa inyo, huwag nyo na gawin sa amin yan kasi kami ang naapektuhan dito, hindi kayo. Lahat ng cancel na yan, ang bagsak nyan sa amin. Scoring namin, inaalagaan namin, bats namin, ganyan. Kaya yung mga fake booking dyan, huwag nyo na naman sana gaguhin yung mga kagaya namin, mga rider, na mga delivery rider. Hindi ba kayo naaawa sa amin? Kasi kami, nagtatrabaho kami ng marangal, tapos peperwisyo inyo kami. Huwag naman sanang ganun, lumaban naman kayo ng patas. Nung isang araw lang, yan, si Joel Camposano, si Pops Joel, yan, ano natin, tropa natin dito sa tropang Pochi. Na-fake booking siya. Ah, hindi naman pala fake booking. Nagpa-cancel ng order yung customer. Tapos tinawagan siya ng ano eh, ng dispatcher. Hello? Hello? Hello po, sino po sila? Hello? Yeah. Calling from Kitanda? Yes, sir. Yes, sir. I'm a rider. Yes, sir. Yes, sir. I'm the rider. Yes. What's the problem, sir? I just need to confirm the order delivery, okay? So, what? 420. For the order number? 4207. 4207. What time is it, sir? For the deliver, but because the all my transaction is already delivered. You have already delivered the order? Yes, ma'am. Already delivered, ma'am. Okay, thank you. I'll send the picture in the Roadrunner, ma'am. Let you check. Okay. Na-cancel daw yung order, may order number na 4207. Nang Tokyo. Ngayon, may kinausap na si Joel na tao doon sa may ano, Tokyo. Sabi doon daw sa may ano, ang report sa kanila, tama ba? Ang report sa Tokyo is natapon yung pagkain. Kahit kitang-kita naman sa picture na hawak ng babae. Ewan ko kung nanay ito eh. Nanay ata ito ng customer. Natapon daw kahit naman nakita sa picture na hawak ng babae yung order. At ito sa picture. Ayan, hawak nung nanay. Nanay ba o mismong customer na yan? Yung order. And siyempre, ang naging masama dito, yung rider. Kasi ang iisipin ng management, ano yan, ninakaw namin, ganyan. Kahit hindi naman, di ba kami napapasama dito sa gantong ano, pangyayari. Nga pala, i-open pala natin yung kapanda natin na nagpatulpo ng customer. Yung isa din na nag order sa Foodpanda na na-receive naman yung order pero pina-cancel or na-cancel, pero ano siya, complete order siya. Complete order yan. Nagtataka kami kung bakit ayaw magsalita ni Foodpanda o nung management ng Foodpanda. 'Di ba? Ayaw nila makipag-ugnayan kay Tulpo para ma-resolve ba yung
problema. Kasi talagang idinidiin ng customer na hindi nila pinakancel yung order. Yung management na lang ang hinihintay magsalita para malaman kung sino ang mali. Kung rider ba o yung customer. Kasi kung wala dun, walang problema sa customer at wala din problema sa rider, siguro nasa management ang problema. Diba? Kasi yun lang naman ang mangyayari nun eh. Bakit ayaw nyo magsalita kung tama naman kayo? Diba? Mahirap kasi maging ano, judgmental. Sa totoo lang, sa panahon natin, mahirap maging judgmental. Kasi sisihin mo yung tao, sino sisihin mo? Sino yung sisihin mo? Kung malinis naman yung ano ng tao. Nakakalungkot lang isipin kasi yung kapanda namin hindi kayang ipagtanggol ng management. Hindi ko naman sinasabing mali yung customer kasi may katwiran din naman ng customer. At may katwiran din naman yung kapanda namin. Kaya nga lang ba't ayaw magsalita ng management? Siguro panahon ko na para lumipat din ang trabaho. Kasi tayo, baga, wala naman yung rider. Walang kita yung management kung wala kaming mga rider. Hindi kayo kikita hanggat wala kami. Na kung wala yung rider nyo, hindi kayo uunlad. Diba? Tama naman eh. Kaya dahil kung wala kami, hindi kayo uunlad. Tapos di nyo kami magawa yung pagtanggol. Yung kapanda namin ang naipit kay Idol Rafi. Kasi isipin mo, yung kapanda namin ang humingi ng sorry sa customer kahit naman siya yung naipit sa gantong pangyayari. Napaka-unfair. Management, napaka-unfair. Bakit ganun? Ayaw nyo magsalita. Kasi kung tama naman kayo, bakit hindi kayo magsalita? Ba't kayo natatakot? Kasi sabi ni Idol Rafi, ba't ayaw nyo daw may pag-ugnayan sa kanila para masolusyonan yung problema na yun? O baka nga nasa inyo yung mali, kaya ayaw nyo magsalita. Pangalan? Pangalan? Halid. Halid, o yun, shoutout. Kakay ma'am. Kakay ma'am. Vendor natin ng Facebook ko dito sa Pasig. Ito na ako, Paps. Okay. Ayun, tatay, oh, napakasipag. Tatay, ito na ako. Ayun. Shoutout, Lay! Mga kaibigan na natin ditong mga panda sa Pasig. Diba? Mga ano yan, mga mababait. Jo Marie. Hoy, shout out Jo Marie. Hoy, ano balita? Balita sa mo tama? Okay naman. Okay na. Kanina na no kami Genesis. Genesis ba 'yon? Yung nagtutulak ka? May isa pa tayong bibina. Oo. Ano lang? Nga? Shabi mabait. Oo. Sigurado kita. Diretso kami sa Grinda tayo pa dali. Ay, kami na Genesis. Ah. Ano ba, naplatan ka? Hindi, hindi naman. May nagka-problem. Sa bearing ba? Ha? Nakabusan ng gasolina. Oh? Ay, nanon pala. Bakit? Di mo napansin yung gauge mo? Eh, ano na, papunta na ako doon. Shout out! Kaya, Romel, Romel, yung mga batang gate 5 nandito. Ano? Ano? Pati mo na. Ha? May deliver ako eh. Hanggang ano ako, hanggang alas 4 eh. Hanggang alas 4 lang ako eh. Awit, pinitrayan ako, nalipan daw ang
Ay, di-deliver ka muna to. Ay, yung kahapon? Eh, hindi kita ma-replyan dahil nga anuwal pa kami na tapo. Oo. Ayan, natali si Jomari ng Facebook. Facebooking? Natali si Jomari ng Facebook. Anong... Pasa mo sa akin yung litrato, ha? Ah, papasa sa akin sa yung litrato, papasa sa akin. Ay, ito, nandito sa screen yung nag-fakebook. So, dito na, oy! Di-deliver muna ako. Ayan, isa pa. Si Jomari. Ah, hindi pala fakebooking yung kay Jomari. Ano pala yun? Ah, complete order pero pina-cancel din. Kagaya kay Joel. Ayun, pinabarangay ni Jomari. At bakit naman kasi ganun? Baba naman kayo ng patas. Diba? Teka lang, kontakin natin yung customer. Nakailan na kayo? Ayun o. May ba? Tama ba, May? Ayun, shoutout. Siyam pa lang. Siyam pa lang? Oo, pito na. Yung bike lane, may barikada na o. Sana all, may barikada. Pag pumasok ka dyan, dulo na. Nakabang na yung enforcer dun sa dulo. Eh, ang ending no, na huli ka. Huli, pero di kulong. At nga pala guys, may isa pa akong i-share sa inyo na same address at siya rin yung ano, pinagdeliveran. Yung babae na to, yung dinideliveran ni Jomari, siya din yung dinideliveran ng isang katropa namin na ang drop, ang ano, ang deliver sa kanya ay Jollibee. At ganun, kagaya din nung kay Jomari, ayan, complete order, pero na-cancel sa hindi maintindihan na dahilan, ganun. Kaya yung mga customer natin dyan na ano, yung mga CS natin na umu-order sa online kagaya ng Facebook, huwag na po kayong umu-order dyan dahil kawawa yung nabot. Kawawa yung mga rider natin dyan kapag ganyan ang ginagawa nyo, kasi kayo rin ang madidiin dito sa gantong ano eh, gantong problema. Mag-order na lang po kayo sa ano, mag-order na lang po kayo sa mismong application doon na lang para safe din ang ano nyo, safe din ang sarili nyo, kasi kagaya nung kay Jomari, ang pinabarangay niya. Kasi nga, kami ang masisira dito. Trabaho kasi namin ang masisira dito eh. Hindi ba sila nagtataka, ba't dun sa customer na yun, may ano, may discount, tapos mura nilang makukuha yung order nila, mura nila. Kasi ano eh, ang nangyari dito, for example, ako yung customer, tapos may nakita ako sa Facebook na, uy, mura lang oh, bibili ko ng ganito sa kanya. Ngayon, ikaw yung customer, tapos yung bibilan mo, siya yung booker. Yan, siya yung nagpe-place order ng mga order nyo. Itong customer pala ni Jomari, ayan, ano, may kapitbahay pala yan na Panda Rider. At sinabihan na pala yung babae na yan na huwag nang ulitin.
At mali na nga yung ginagawa. Ayan, mali na nga yung ginagawa eh. Tapos inulit pa daw. Kasi alam nung kapanda namin na ano eh, masisira yung ano namin dito, yung trabaho namin dito eh. Kaya sa mga CS natin dyan ha, o yung mga customer namin dyan ha, huwag po tayo magtitiwala sa Facebook. Magtiwala po kayo doon sa mismong application. Application ng Foodpanda para maka-order kayo ng pagkain. Kasi kayo ang masisira dito tsaka kami. Pero yung in-orderan nyo, yan, safe na safe yan. Ayun, pinapaalala ko lang po ha. So kung nakaabot ka dito sa last deliver na natin to, so i-share ko nga lang pala sa inyo yung Facebook page ko, Juni Moto Vlog. Andyan yung link niya sa description. At please subscribe my YouTube channel. Yan, hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. At dito ko natatapusin itong vlog. So once again, it's me, Juni, and I will see you guys on my next video. Peace out!